You are now watching Showbiz Now, your daily showbiz update. Gulantang nga ang netizen ngayon sa social media dahil sa pagkawala ng isang dalaga na si Jovelyn Galleno noong August 5. Well, nagkaroon pa nga ng issue at bumalik nga ang urban legend na ahas sa Robinson dahil ang nasabing babae ay napataan na nasa Robinson at nawala nga ito. Pero narito ang naging update ng Radio Pilipinas Palawan, August 12. CTPNP hawak ang CCTV footage na nakuha ng naghatid at sumundo sa mall sa isang linggo na ang hinahanap na dalagang si Jovelyn Galleno. Nasa pole ng CCTV na hawak ngayon ng Puerto Princesa City Police Office ang paglabas ng Robinson's Place, Palawan noong gabi ng August 5 nang nawawalang dalagang si Jovelyn Galleno. Sa panayam ngayong hapon sa wanted sa radio ni Senator Rafi Tulfo kay Police Major Altas Arcesca Village, Police Station 1 Commander, sinabi niyang nahagip sa video ang paglakad patungo ni Jovelyn sa isang sedan na sumundo sa kanya. Ayon pa kay Police Major Cabillage, hindi lamang nakuhana ng plate number ng kotse dahil sa natakpan ito ng isang truck. Sigurado rin ani niya sila na sumakay si Jovelyn sa kotse nang umalis ito noong gabi ng August 5. Git pa ni Cabillage na tinitignan at inaalam pa rin nila ang ibang posibleng anggulo o kung mayroon ba talagang krimen sa insidente dahil nakuhanan ani niya sa mga footages na inihatid din ng dalaga ng naturang sedan na huli ring namataang sumundo sa dalaga noong ikalima ng Agosto. Patuloy pa rin aniya silang magbabacktrack ng mga footages, particular na ng mga nakalipas na araw. Dahil nga muling nakaladkad ang pangalan ng Robinson's Place, narito ang kanilang naging statement. Robinson's Place, Palawan, maglalabas na umano ng CCTV footage noong gabing mawala ang dalaga. Ayon sa impormasyon na naibigay sa Palawan Daily ngayong araw ng Miyerkules, ika-10 ng Agosto, maglalabas na umano ng CCTV footage ang Robinson Place, Palawan, alinsunod sa request ng PNP patungkol noong gabing mawala si Jovelyn Galleno. Ito'y matapos nga nahinga ang Robinson ng CCTV footage at tumanggi nga daw ang mall na magbigay ng nasabing CCTV footage. At dahil nagkaroon na naman ng pag-aakala na baka ito ay kinuha ng nasabing ahas na anak ng Robinson or ang urban legend na ito, ay napilitan nga ang Robinson na ilabas na nga ang CCTV footage na ngayon nga ay kalat na sa social media. Mula sa Philippine Star, narito nga ang CCTV footage na inilabas ng Robinson. Mula sa Palawan Star, makikita nga ang nasa loob na babaeng ito sa Robinson. Pero ito po ay nakalabas din yan. Makikita, ibig sabihin, wala pa nanagutan ang Robinson sa nasabi nga pong pagkawala ng babae katulad ng isip. Samantala, ilan sa mga ebidensya ay ibinahagi nga ang text messages nitong si Jovelyn. Narito at ibinahagi ito ng kanyang pamilya. Kung saan makikita doon ang pagtatanong pa ni Jovelyn kung ano ba ang ulam at sinabi pa ng kapatid at sinabi pa nito na hindi pa raw ito makakasweldo dahil wala pa ang kanilang mom. Doon ay nag-message na ulit ang kanyang kapatid na nag-aalala na si mama. Hoy, si mama, nag-aalala na, mag-reply ka, sagutin mo tawag ko, magsundo na dyan si mama kapag di ka pa nag-reply. Hindi nagre-reply pero nasin nga ni Jovelyn ang nasabing mga mensahe. So, ibig sabihin daw nito, kung hindi si Jovelyn ang may hawak ng phone, ay maaaring doon sa kasama niya. Mula sa ibinahaging ang text messages ng kapatid nitong si Jovelyn, narito ang sinabi ni May Pascual. Iba na ang may hawak ng CP niya that time. Kung nasa loob man siya, maaaring kinuha ng CP niya bago pa man siya maaaring mag-reply sa kapatid. May something talaga, lalo na ang CCTV camera. Nag-SIN pa sana, ibig sabihin may data o wifi, sana na-track ng GPS. Ang isa namang si Romel Saunar, sinabing nagsisin pa man po, di ibig sabihin po niyan ay nababasa pa po ang mga chat po ninyo po. May point ang sinasabi ng mga netizens sa nasabing pag-SIN sa messages ng kanyang kapatid. Pero mukhang hindi na nga ito si Jovelyn ang may hawak ng phone. Pero ayon nga sa mga pulisya, si Jovelyn ay hinahatid at sinusundo ng puting sedan na sasakyan na kung saan ito nga ang tinitignang anggulo ng mga kapulisan. Sino ang sumusundo?
Ayon kasi sa mga magulang, wala silang alam na boyfriend o may boyfriend itong si Jovelyn. Mabait na anak at talaga namang tinutulungan sila. Anyway, ano nga kaya ang kahihinat na ng investigasyon lalo na nga at isang linggo nang nawawala itong si Jovelyn. Dalangin ng marami na nasa mabuti siyang kalagayan. At yan ang ating showbiz update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now.